This is Marvin Aris and welcome to my YouTube channel. Sorry mga baby loves, ito pag igising-gising ko lang. Check time, it's 11:30 in the morning. Medyo napasarap yung tulog ko ulit. Kaya late na ako nagising. So pa mga baby loves, ito, alam nyo ba bakit sobrang sarap ng tulog? Kasi ito, umuulan dito ngayon. Bubuksan ko yung mala, yung bintana para makita. Ayan siya, oh. Lakas ang ulan. Lakas ang ulan sa labas, talaga. Ito, mag-aayos muna ako ng bed. Tapos mamaya-maya mga baby loves, ipapakita ko sa inyo to. Itong kwarto ko, ipapakita ko sa inyo mamaya. Parang house tour na rin itong ano ko, for today's vlog. Kasi, maliban to sa house tour, banding moment, tapos medyo magluluto ako. So parang ipapakita ko sa inyo mamaya, magkukuking vlog ako. Tapos parang house tour na rin, ipapakita ko sa inyo yung bahay namin dito sa Bicol. So baby loves, ayusin ko muna yung bed kasi sobrang kalat. Ayan siya. Nagigising-gising ko lang. O eto na mga padaba. Tapos ko nang ayusin yung aking kama. Ayan siya. Medyo okay na siya. So mga baby loves, ipapakita ko sa inyo yung aking munting kwarto dito sa probinsya. Tapos syempre, ayun. Sa wall nandun, may ano ako. May picture frame ako dito sa taas ng kama. Ayan siya. Tapos ayun yung kortina, ano yung window yan. Ipapakita ko sa inyo mga padaba yung labas. Umuulan nga lang, oh. Ayan. Ayan siya. Eto. Eto yung window. Kasi masyadong maliwanag mga papers. Umuulan kasi siya sobrang lakas. Kaya nga medyo na ano ako. Napasarap yung tulog ko. Nagising na ako ng 11:30. Kasi sobrang lakas ng ulan talaga. Tapos, ayun, syempre, mag-isa lang ako dito sa kwarto, kaya ayan, masarap yung tulog ko. Tapos ito siya, ito yung dresser ko mga baby love. So hindi ko na siya bubuksan kasi nakakahiya, makalat masyado yung mga damit ko dyan. Kasi simula nung pagdating ko dito sa Bicol, yung mga daladala kong mga gamit, ayan yung mga maleta ko. Yung mga daladala kong gamit galing Manila, hindi ko pa naaayos. Kaya hindi pa siya organized, kaya ayoko munang ipakita sa inyo yung laman ng aking dresser. Ang ipapakita ko lang mga padaba, eto, yung mga collection kong mga DVDs and CDs. Ayan siya mga padaba, marami yan. Kahit sa Manila, marami akong collection na nandun. Kasi nung bata pa talaga ako, talagang mahilig na talaga ako sa mga pelikula. Mga local, mga foreign movies, lahat ng mga movies dati na gusto ko, kinokole ko siya. Tapos syempre mga padaba, nandito yung mga throwback, trophies ko, yung mga napanalunan ko dati nung sumasali-sali pa ako ng mga pageant before. Kagaya nito, ito. Alam nyo ba, masyadong memorable to sa akin. Wait lang ha, i-ano ko lang yung ito siya mga baby loves. Ayan, papakita ko sa inyo. Hindi ba nakikita? Ayan, ayan. Ayan siya, hindi yata mabasa. Ito. Ito. Club Modelo Macho Showdown 2003 First Runner Up. Kasi di ba kung matatandaan yung mga padaba sa ano ko, sa 10 Facts About Me, nakwento ko naman dun dati, di ba, nasabi ko dati akong mananayaw. So, nung kabataan ko kasi, medyo lagi akong kasali sa mga contest, yung Macho Showdown, mga gano'n, mga enter bar, gano'n. So, ako lagi yung inaano ng Club Modelo ang nilalaban. Actually, hindi lang talaga ako, tatlo kaming laging nilalaban ng may-ari noon before. Pag may mga enter showdown, gano'n, enter bar showdown, gano'n. So, eto yung aking room. Maliit lang naman siya. Ayan siya. Ayan. Tapos, nandito yung mga pictures ko dati, yung mga throwback pics ko nung mga sumasala ko ng mga pageants before. Tapos ito, ginawa ko to nung college ako, yung Friends Forever. Lahat ng mga kaibigan ko noon, mga katrabaho ko, yung mga malalapit sa puso ko dati, nandito ginawaan ko. Hanggang ngayon, buhay pa siya. 2005 pa to. Ayan. Ayan siya, ipapakita ko sa inyo mga padaba. Ayan. Lahat yan, mga kaibigan ko, mga classmates ko nung college, mga katrabaho ko, mga kasali, mga kalaban ko dati sa mga contest. Ayan siya. Tapos dito banda, dito naman, ito yung malaking ano ko, malaking mirror, salamin. Tapos, yung nakikita ako sa salamin. Andun diba yung harapan niya, yung window ng room ko,
Tapos, syempre, nandito yung mga beauty products, mga ginagamit ko. Ayan, hindi ko na ipapakita kasi sa next vlog ko ipapakita ko sa inyo yung mga products na mga ginagamit ko. Tapos, sa baba niya, eto, lagay ng mga sapatos, mga shura ko, ayan siya. Tapos, nandun yung mga ano ko, yung mga sombrero. Kasi mahilig din ako mag-collect ng mga sapatos, tapos mga sombrero, mga ganyan. So, mga padaba, mamaya-maya ipapakita ko sa inyo yung labas ng bahay sa living room at sa kitchen. Tapos yung dalawang, yung tatlong bedroom dito sa bahay. So, mamaya-maya naman mga padaba. Pag fix ko, kasi kanginang napakita ko lang ito yung first runner-up ako, Macho Showdown 2003. Meron pa pala ito, kaso nga lang sira-sira na kasi sobrang tagal. Ito mga baby loves, ito. Grand winner ako dito, search for Mr. Valentino 2005. Tapos may nakuha ko dalawang award, ito Mr. Congeniality. Tapos ito, best in costume, ganun. So mga padaba, ito yung mga ano ko, mga racket-racket ko noon nung when I was in college. Kasi diba, nakwento ko naman sa inyo dun sa 10 facts about me na ano ako, tawag nito, working student ako nung college. So yung iba kong mga trophy padaba, yung mga napanuruan ko before, nandun sa Manila, nandun sa kondo ko. So mamaya-maya mga padaba, ipapakita ko sa inyo yung living room ng aming bahay. A few moments later. Hello mga baby loves, mga padaba, eto katapos ko nung maligo, tapos eto yung living room dito sa aming bahay sa probinsya. Ayan siya. Actually yung unang sala set namin dito, eto yung Nara. Nara, ayan. One set yan eh. Tapos yung bago yung phone nandun. Gift ko yan sa mama ko last December, bago lang yan. So eto lang, ganito kasimple lang yung bahay namin sa probinsya. Ayan yung living room, tapos eto mga padaba, yung wait lang. Ito yung main door ng house namin. Ayan siya. Ayan ang labas. Ayan, makalat. Ayan, padilim na siya actually. Mag 6 o'clock na ng hapon dito. Tapos, maya-maya punti, magluluto ako, ganyan. Ito siya yung living room namin. Tapos, sa wall nandun yung malaking TV. 55 inches, yan. Yan din yung TV sa bahay. Tapos yung harapan niya, nilagay ko pa daba yung ano, yung dining table. Ito siya yung dining table. Tapos yung kapartner ng ano, ng suma namin, ito siya. Nilagay ko doon sa baba. Andun siya. Andun. Hello mga baby loves, mga padaba. Finally, ito na nga po yung ano namin, yung living room. Dito sa living room namin mga padaba, ayan, nandito rin yung ano, yung dining table. Tapos doon sa dulo, doon sa may window, nandun yung sofa. Tapos, yung sa wall, nandun, nakakabit yung malaking TV. Ayan siya. Yan ang TV dito, mga padaba. Ito lang, ganun lang kasimple yung bahay namin sa probinsya. Pero wait lang, mga padaba, iikot ko kayo. Ito, TV. Ayan. Ano ba yan? TVO. Ayan, TV siya. Regalo ko dito sa mama ko last, nung nagkwara, yung tawag na ito, nung last year, nung lockdown. Boring na boring sila dito sa bahay, kaya ito, binilihan ko sila ng malaking TV, 55 inches. Kasi yung mama ko bagot na bagot nung lockdown, kaya binago ko yung TV sa bahay. Tapos, nung December mga padaba, ito naman yung gift ko sa mama ko. Ayan, sofa. Yan ang bago. Kasi ito yung old, ano namin, sofa. Ito, Nara siya. Nara. Tapos, ito yung main door ng bahay. Ayan, yung gate namin nandun sa labas. Medyo padilim na kasi 6 o'clock na lang hapon dito mga padaba. Tapos kung mapapansin yung mga padaba, nandun yung mga collection ko sa tuwing nag-a-abroad ako. Ayun yung mga figurines yon. Tapos mga gamit sa kitchen nandun. Lahat yung mga kinokolek ko yan every time na nag-travel ako ng abroad. Pag uwi ko ng Pilipinas, lagi ako may dala-dalang mga souvenir na galing sa bansang pinupuntahan ko. Tapos, ito nga, ito yung ano namin, ito yung dining table. Yung mga pang-display ko, ayun, puro yan galing sa Thailand, mga padaba. Ito mga frame ko dito. Lahat yan, mga Buddha. Ayan, lahat yan, galing yan sa Bangkok, Thailand. Yan, Buda lahat ng mga decoration ko dito sa
sa sala namin, ayan siya. Tapos, meron pa doon, andun, ito baby loves. Ayan, galing pa rin niya ng Thailand. Tapos, andun pa, meron pa dito, andun siya. Lahat yan mga collection ko galing sa Thailand. Pati ito mga padama. Ito galing naman itong Cambodia. Ayan siya. Tapos, meron pa akong Buddha dito sa may table. Ayan. Sa side table ng sofa namin. Ayan. Oh. Ayan. Buddha siya. Galing Thailand. Tapos dito, ayan. Ito yung door ng aking kwarto. Diba pinakita ko na yan sa inyo kanina mga padaba? Ayan. Yan ang aking kwarto. Ayan. Diba pasok ulit kayo dito sa aking kwarto. Ayan. Ayan siya mga padaba. Ayan. Diba pinakita ko na to sa inyo kanina? Sa taas, ayun, sa taas ng ng aparato, meron din mga souvenir din yun, galing din yun sa mga pinupuntahan kong lugar, kung saan-saan. Mga trophy ko dati, nung sumasala ko sa pageant, tapos ayun. Eto. Ganun lang kasimple mga padaba yung bahay namin. Tapos, yung dito banda, yung papunta doon, ito naman yung papuntang kitchen. Papuntang kitchen. Oh, ito siya. Ayan, picture frame ko ulit dito sa wall. Ayan, ako nung kabataan ko pa. Ayan, nag-model-model pa ako niyan. Ayan, yung living room. Sa kanan dyan yung dining table. Tapos dito banda sa may, ito na dito banda, ito. Sa may baba ng living room, ito yung door na yan. Yan yung door sa bathroom namin. Ayan. Hindi ko na rin ipapakita mga padaba kasi yung bathroom dito sa bahay hindi ko tapos. Ayan. Wala pa lang ilaw siya. Ito yung bathroom dito. Hindi pa siya tapos kasi actually pinagawa ko ito 2 years ago. Na-stop lang kasi na-accidente nga ako. So parang hindi na natapos. Pero yung kulang na lang dito sa bahay namin. Yung bathroom na lang hindi pa natapos. Tapos yung isang bathroom dito sa likod. So ito. Tapos mga padaba dito. Ito yung papuntang. Ito na yung kitchen namin. Ayan siya. Ayan, yung kitchen ko naman dito sa probinsya mga padaba, hindi tapos na siya, pero ang problema dito, wala pa siyang mga hanging cabinet. Ayan, na dapat meron siya dun sa taas. Hindi ko pa siya napapalagyan kasi nga, di ba, na-accident ako nung 2 years ago na pinapagawa ko ito, na-stop lang kasi na nga, syempre na-accident ako, so na-stop yung punta trabaho. So ito, makalat yung namin, yung kitchen namin, ayan. Tapos, nandito yung labahan. Ayan, ito sa labas. Ayan, dito kami naglalaba. Dito naglalaba yung kapatid ko sa backyard. Ayan, yung backyard namin andun. Ayan siya. Dito yung labahan namin. Ayan, may mga nakasampay pa dyan. Ayan, tapos, ito yung lumang ref namin, yung malaki. Ayan, tapos ito. Yung oven. Ayan, tapos, ano ba? Yung isang ref, yung maliit na ginagamit namin, nandun. Siya. Kasi itong malaking ref, hindi namin masyadong ginagamit kasi maaksaya sa kuryente. Ginagamit lang namin ito kung may mga okasyon, ganun. Maraming mga niluluto, ayan, binubuksan yan. Tapos, ito yung room ng mama ko. Tapos naman, yung isang kwarto dito, ito. Ito yung kwarto ng kapatid ko. Dito sila banda sa may bandang kusina. 2,000 years later. Ngayon sa kitchen nagluluto kasi ito talaga yung duty ko dito sa bahay. Ang tagaluto ng namin lunch saka dinner, wag lang yung breakfast kasi late na akong nagigising. So ayan mga padaba, kumukulo na siya. Ayan, magluluto ako ng sinigang na bangos. Ayan na mga padaba yung sinigang sa kalamansi na bangos. Tapos lalagyan ko siya ng ito, fresh kalamansi. Tapos mga padaba, meron pa akong nilutong pork kare-kare. Ito yung pinaka-paborito ng kapatid ko. Nag-request siya kanina, lutuan ko daw siya ng pork kare-kare. Tapos yung favorite ko naman na steam crabs, ayan. Tapos Mama Melon, ito, naalala mo ba to? Ito yung gift mo sa akin nung Christmas. Pure wild honeybee. So mamaya-maya mga padaba, ipapakita ko sa inyo yung mga niluto ko at ilalagay ko siya sa dining table. Ito siya, pork kare-kare. Sinigang sa kalamansi na bangos, tapos meron pa siyang crabs, steam crabs.
bahay ko, si Sandro, si Nini, tapos yung kapatid ng yung anak ng kapatid ko si B-Boy, tapos yung best friend ng kapatid ko si ano, si Gelay, tapos si Francia, mama ko, tapos ako. Ayan mga panaba, pinagluto ko sila. So, mga panaba, dito na nagtatapos ang aking vlog, and don't forget to subscribe my YouTube channel and always click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So mga panaba, kakain na muna kami. Bye-bye.